Yeah. Oo, oh, di kyam. Jellyfish. Pero si Pacquiao galit. Hindi mo mag-ayaw na. Ayaw ko lang magbayad dyan. Dito ka lang magbayad dyan. Hindi siya magbayad. Breast conscious. Ayaw. Sa iba na. Ayaw ko lang dyan sa Jetson Williams. Grabe naman. Ayaw ko lang magbayad dyan. Napalipat talaga ako ng pagbabayaran ko. Pwede naman. Pwede sa Valenzuela. Pwede sa... Ay, sa Maynila. Baka pagbawalan ni Atienza. Na magbayad. Kasi anak niya. Anak niya. Hindi mo pupunta sa kanya. Adapt sa inyo. Sa main office ka lang. Ang laki ng makukulekta dyan, diba? Eh, inabot niya mismo kay ano, Kimenares. Eh, kaya lang, baka after 11 years, baka magkaroon ng kaso na naman. Matawag na naman si Atienza at saka si Pacquiao. After 11 years. Kuha naman yung karamihan. Ha? Kuha naman yung nagpapakas. Oo nga eh. Alam mo sa atin eh. Kukukain lahat ng buto mo. Delayed reaction. Kaya yung iba, ibig magpa-cremate na para wala nang skeleton sa closet. Wala ka na ebidensya dyan. Pero tignan nyo nga ito ha. Powder na lang. Galit na galit si Pinoy sa mga pribadong army. Yung mga security guards sa mga asindero, ikaw, asindero ka. Doon. Bias yan! Naituturing mo ba ang pribadong army ha? Halimbawa, meron kang 800 security guards na kung sinapin to. Sino nagtatapon ba? Sa galit ni Bicenio. Ikaw, Beta. Nabanggit yung si Pinoy eh. Napatapon ko na yung bakit niya. Paano yun? Halimbawa, kasi yung mga privadong army, walang uniforme yan eh. Yan ang concept ko ha, naka-plain clothes. Ano ang diferensya kung halimbawa, umupa ako ng 800 security guards. Security guards at naka-uniforme at may hawak mo. Army ba yun? Lisensyado. Di ba doon lang naman sila pwede within the area, yung mga security guards? Pero yung mga private army, pwede silang sumama, lumabas kasama yung kanilang amo. Ayun nga eh. Di naman siguro. Pero kung ikaw may privado ka, halimbawa, may mga magpuprotesta sa inyo. Mm-mm. Tapos sa army mo, 80. Tapos may army ka pang galing sa Philippine Army. Maglalansag ka ba? Kasi dapat, pagka ganyan na may protesta, eh sabi ko mga diskartehan yung mga taga-Malacañang, kulang kayo sa diskarte. Mm. Yung mga nagpo-promote kay Pinoy. At the time na binabanata ng Hacienda Luisita dahil doon sa army na wala dapat doon, eto naman ngayon, pinatotokis nito si Pinoy. Nagkakaroon kasi ng, it becomes paradoxical. Diba? Walang bilateral symmetry. Mm-hmm. De siyempre, susundot din na naman ng isang makulit na katulad ko na akala ko mo kontra. Ang sinasabi ko lang sa inyo, diskarte, iho, mga iho. Diskarte ano? Escaping force. Anong magandang diskarte? Huwag na muna niyong i-publish. Gawin niyo na lamang clandestine or under wraps yung ginagawa niyo. Kailangan malaman para makriticize. Karine, meron ako narinig na bawat kilos kasi ngayon, I could be wrong na may nagsabi lang sa akin from a very reliable source na lahat ng mga ginagawa ngayon talagang mini-media. Kailangan may kasamang media dahil doon sa noy-noying na walang ginagawa. They have to show na meron silang ginagawa. Oo, kailangan ngayon gawa ng gawa. And the pressure. Hindi dapat gano'n na gawa ng gawa. Diba? You have to be extra chary or very careful. Dahil alam mo palagi kang nasa magnifying lens. Yes. Para aquarium. Presidente, ngayon pa na nausin yung noy-noying. Pero may pangutra naman sila dyan, yung Pinoying. Ano yung Pinoying? Yun naman daw yung mga achievements, yung parang ginagawa nila. Affected talaga sila. Malakan niya. Kaya makita mo na yun ay defense mechanism at they are really affected. Defense. Before kasi hindi nila pinapansin. Kasi akala nila planking lang yun eh. Oo. Eh nagbiglang gumanyan ng media. Lumabas ngayon. Pero sa tingin ko, Karen, na yung sinasabi niyong pagkuha ng mga security, kahit sa mga asyendero, sabihin na lang natin, wag na dun sa Hacienda Luisita. Pag kumuha ka kasi, parang it's been, ginawa mo lang legal. Kasi may uniforme. Mm. Pero still, pwede mo i-consider yan as private yan. Armed group. Pag inutusa ko yan, at halimbawa, they are in my employ. Ako nagpapasahod sa inyo, may nakaaway ako ron.
Resma. Oh, marin yung uniform niyo. Punta natin. Ngayon lang. Dali mo siya, agad mo. Pwede. Hindi, kasi, ang pwede, security diba? Guard kasi, Karen, eh, indirect hiring, eh. Oh. Kung tutusin mo, agency. Iba kasi oh. Yung agency, iba yung may may-ari. Okay, di pinunta diba? Ako ngayon yung may-ari. Oh. Ako ngayon ang may-ari. Yung kailangan ko yung mga security mo, oh. Oh. When money talks, everybody listens. May commission yun. This includes the owner of the agency. Oh, di. Tama ko yung mga ano, oo. Oh. Ang may kasalanan yung may agency. Okay, kandali. Pero, di ba? Kandali, oo. Oh. Kandali gawin. Eh, convertible yan eh. Kaya kung diba? Hindi naman nila imi-media ka rin eh. Senador nga, pwedeng mag-hudas eh. Dahil sa pera. Hudas na hindi nila imi-media yun. May news blackout. Agad. Hudas face. Ganun hindi yun alam eh. My name is crime. Crime does not pay. Justified itong ginawa ko sa hindi kita binayar. Because my name is crime. Crime does not pay. I do not pay. And crime does not pay. Right. Pero yung apat na general hanggang ngayon, hindi pa na ako court martial, naghahanap pa ng judge. Baka gusto mo. Mahirap yun. Yung apat na general. Lagi naman. Alam mo kung bakit? Yung 19 na namatay na sundalo. Alam mo yung mga general, mabigat habang yan. Ang mga obsesyon niya, nag-aaral na ginawa ni General Patton. Ano si Patton? Si Montgomery. Pinachug lang. MacArthur. Ha? Ang ambisyon niya maging famous general. Kagaya ni Alexander the Great. Julius Caesar. Eh, ganun din pagka nasusundalo ka. Di ba? Eh, ito, apat na general. Aba, akalain mo, 19 na utas. Utas. Di ba? Na utas. Utas. So, apparently, hindi masyado nagbabasa ng The Art of War. Sino yung gumawa ng The Art of War? Sino po? Si Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu kayong kita dyan. Tuloy. Natuloy ba? Alas 4:30. Alin? Yung launching? Nang? Walang kataan. Nang Koreano? Hindi daw sila magpapapigil eh. Oo. Alas 4:30 ngayon. 4:30 kanina? Madaling araw? Oo. Eh kaya dapat eh. Alamin natin kung natuloy yan. Baka habang inahanap ni Philippine Time headlines sa The Manila Times. House supports grant of emergency powers. House leaders are willing to grant emergency powers to President Benigno Aquino III to provide him the latitude to address the worsening power situation in Mindanao. However, House Speaker Feliciano Belmonte Jr. of Quezon City and Majority Leader Neptali Gonzalez II of Mandaluyong City agreed that President Aquino should start the ball rolling by calling for a special session of Congress. Ito rin po ay may kaugnayan sa banner headline ng Philippine Star. Senate wary, House keen on Noy powers. Several senators yesterday cautioned their colleagues at the House of Representatives and the Senate against extending emergency powers to President Aquino to address the power crisis in Mindanao. Speaker Feliciano Belmonte Jr., however, said the House is ready to grant the President emergency powers to quickly address the worsening power shortage in Mindanao. But Belmonte stressed that Malacanang must be clear in the scope of the powers and justification. Meron pa? Pinakamaganda. Pinakamaganda niyan. Gawan niyo na ng standard enabling law para alam natin ang perimetro. Hindi yung pagkakailangan sa kalang hugot. Pag binigyan ba emergency powers, anong kayang gawin ni Pangulong Noynoy na hindi niya kayang gawin? Anything that does not contravene the provisions of the Constitution. Kumbaga hindi na dadaan ng Congress. Hindi na po pwede. Wala na. Bidding. Wala nang bidding. Nakita mo ginawa ni Fidel? Kaya natin ito. Wala sa bidding dito. Pero hindi pwedeng ganun, di ba? Na hindi dadaan sa bidding. Hindi, pag may emergency. Wala, emergency. Nakita mo nga yung binirada tayo. Nagsalita pa ng ano? Ultimo adios. Ni ultimo adios? Oh, ipira. Ipira. Ipira mas brillantes, mas frescos, mas floridas. También por la tierra, por tu bien. Akin na ang pera. Epira. Epira. Mas brillantes. Akin ito, brilliant idea. Hanggang ngayon, nagbabayad tayo kahit di natin ginagamit. Diba parang ginajustify lang nila, Karen, na magkaroon ng brownout na ganyan para mapataas nila yung pwede. Pagkano ko rin. Kasi ang nakikita ko, kanina kasi nabasa ko yung sa
Ligan. Sa radyo. Kaya namang mag-supply yung Mindanao, buong Mindanao, supplyan nila. Pero bakit pinatataas? Simple lang ano, because... Ngayon may daw, tataas na uli sila ng kuryente. Para bang... Tataas na naman silang kuryente. Wala naman kuryente. It can be done deliberately. Mabigat eh. Because it is a commodity. Parang yan sa dolyar natin. Oo. Okay. Ako si George Soros. I'm very Soros. Pero nagkaroon ng kontrobersya, international yan. Yung Hudyo kasi, kinuha niya lahat ng dolyar, hinord. So what happens? Mamahal ang balor ng dolyar. Ikaw kung salbahe ka, marami kang pera, kunin mo lahat ng supply ng dolyar. Ijakap mo. Pagka ibinenta mo, pinakawalan mo ulit sa merkado. Tataas yan, binihan kayo sa akin. Hindi naman ginawa ni George Soros. System yan, system. Sistema yan. Ganon din nila hoarding niya sa Binondo. So parang screen ganun din ginawa sa Binondo. Ganon din, risky bigas, kaya mo eh. Aga, may pera ka. Risky bigas, may pera ka. Hoard. Pagka wala nang mabili, makikiusap sa iyong boss. Ganun lang konti. You could now dictate the prices. Giyang naghihang naro. Ganon din sa bato. Mas mahal. Ano bato? Isya mo. Eh, di ba mahal kundo, naman palagi yun? Sa kundo, nung araw ha, pagka mahal, nakita mo, lulungkot ng adik. Ganun, no? Pero pagka mura na. Di ba nanginig-ginig ba yun? Oo, nanginig-ginig pa. Oo, yun namang drug lord, nakatawa. Chacha na sa tawa. Ay, ikaw ay mamatay ka na. Karen, hindi niya alam yung bato. Ha? Eh, kasi shabu. Bato balani yun. Illegal drug. Alam mo, bato balani. Bato, shabu. Bato mo, bato mo. Ano, pag masyado maraming kinain asin? Oh, gallbladder ka. Ay, ano ka? Bato. Bato. Oh. Sakit sa bato. Alin nga. Bato, bato, pito. Alin ako. Hindi alam ko ano ba ito. Hindi mo rin talaga alam. Hindi ko alam ba ito. Hindi ko talaga alam. Homebody yan si Mika. Doon ka pumunta. Pumunta ka sa Puntang Bulacan. Doon, drug free. Daming bato ron. Lawang bato ron yung lawang bato. Valenzuela na yata. Valenzuela. Hindi na Bulacan. Lawang bato. Lawang bato. Hindi daw sa Bulacan. Si Bulacanya to eh. Valenzuela na yun eh. Ah, okay. Nung araw ka man, uso na ang bato eh. Hati-hati pa eh. Ano? Ano, bato? Biyak na bato. Oo, biyak na bato. Ang aming nyalo, di ba? Biyak na bato. Happy birthday. So, Philippine Daily Inquirer, power rates up across Philippines. Across Philippines. Power consumers should brace themselves for higher electricity rates starting May. As the Energy Regulatory Commission allowed state-run National Power Corporation to jack up its generation charges in Luzon, the Visayas, and even in brownout-plagued Mindanao. Yan na papasok yung privatization. Privatization na yan. Artificial power shortage na yan. Pwede kong i-hold dyan eh. Asukal, pwede. Pwede. Pero bawal yun. So, nagsabotan na naman. Pwede rin, pwede rin tayo mag-hold. Eh, kung hindi ko palabasin kayong apat. Hinord mo kami. Oh, hinord na. Hostage. Babagsak. Di ba alis to niya Revalo? Kahit na mawala. Public-private partnership. Yun na siguro yan. Oh, yan. Pwede yan. Walo yun eh, walo. Partners in crime. GOCC, ospital, di ba? Pinag-usapan natin ka. Kapon, nung. Oh, privado na yung mga ospital. Ipa-privatize. Okay. Lalo ako, iniisip ko, kunin ng St. Luke's eh. Kaya privado na yun. Private na yun eh. Pinakamahal yun. Eh, pag-mahal public... na ako sa kontrobersya, di bayaran ko. Ano yung public official? Hospital, bangitin ko lang si Dr. Eddie Salud. Salamat po, kagabi pala si Kuya. Ako ba yung naman mo eh, si Dr. Francis Nicatil. Wala yung tumali. Padala kami ni Kuya yung pasyente si Betty? Sa... Si tigilan nyo, si Betty? Tigilan nyo kami sa style nyo ha. Eh, iskultur yung si Betty. Si Tita Betty Rulioda. Tita Betty Rulioda. Na nagpapasexy sa amin. Iskultur yun. Jimmy, kainan. Mukha kang sculpture. Si Chisel niya yung buong katawan. Ah, yung Betty. Ang mga hinwan ko eh.
Naka-corset ka rin dati. Meron yung meat. Hindi. Aba, parang yung disenyo mismo ni Earl Dean. Kilala mo si Earl Dean? Hindi. Yung nag-design ng Coca-Cola. Ganun na. Coca-Cola. Wala ka na ako nakatalikod. Ako pinituhan ako ni Plika. Ako din Coca-Cola. Yun yung sinatang na Coca-Cola body. Ako din Coca-Cola pero 1 liter. Ako yung na... Pinapagawa nito rin yung kuwan. Ano yung solar? May ganun na yun. Gamit sa solar yun. Huh? May kurbada. Nagulat. May kurbada. Taper ito yung anak ko. Kurbada ito. Pinuluhan ako. Nung araw nagpakain akong kobra. Nung araw. Kobra? Kobra? Oo. Iinom ako ng dugo ng kobra. Hinalo ako ng bodies eh. Sa ulo. Ng kobra? Hindi. Umatom ng kobra si Karen. Si Plika. Hinalo ako dito. Bakit? Kung bakit? Bumaba akong kama, gumagana ako, papunta akong banyo. Akala niya, ahas ka. Gumagapang. Ano yung kinakain, lalo kumakain ng carrot? Nagiging orange. Nagiging orange yung... Nandun sa carrot din. Tatutok dapat ako. Sabi niya, akala daw niya, akala. Rabbit ang sagot to. Si Carlo, ano kumakain ng carrot? Sabi ko sana rabbit. Baga, naman ng rabbit, malaking puti. White rabbit. Akala mo sabi niya, yung mga kumakain ilang karot nagiging rabbit. Mahaba rin. Di ba ang rabbit? Kain ang kain ang karot. Kasi... Sabi naman yung iba na din din ko. Kerot? Ate at kerot. Ikaw ang kumakain sila na yung hair. Iba yung hair, di ba? Hair. Oo. Oh, buhok yun eh. Yung hair kulay brown usually and bigger than the ordinary rabbit. Rabbit. Oh, yeah. Di, pero rabbits, di ba, they're very active. Yes. Oh, lalo na sa tusing reproducing. Prolific. Umiiyak na nga daw yung babae. Bakit gano'n sila? Nasubukan ko yung binatukan ko yung rabbit eh. May nag-iwan sa akin ng sumiho, dalawa. Men ayaw payagan sa barko. Nasa barko pa, nasa... Parang manager ako. Boss, ayaw eh. Iwanan ko na lang sa inyo. Pwede iwanan mo, dahil ganda. Babalik ako, hindi na ako babalik eh. Okay. Manja-jump shit. Aba, sa bahay, hindi mo. Loko to ha. Mayat-mayat. Loko to. Naingitigan. Loko to ha. Bakit anong nakikita niyo? Nagko-copy late eh. Okay. English naman dyan. Pagka-English, decente. Nagko-copy. Hup! Ito naman. Kukunch me. Isang higop. Ginoon na ako. Basar. Pinanood. Ginoon ako. Pinitik ko yung rabbit na yung ano. Sa tayo na. Kawa ko, umiiyak na eh. Yung babae. Yung lalaki. Lawak na ligtan. Pinag-iwalay ko na. Kamag-anak ng pato. Kawawa yata yung babae. Kamag-anak ng pato. Ha? Pato? Kamag-anak ng pato yun. O sige, bago natin ito na yung mga pato na rabbit, dito daw muna tayo sa banner headline ng Daily Tribune. House panel's fund for CJ trial ran out. The members of the House of Representatives did not expect the trial of impeached Supreme Court Chief Justice Renato Corona to take longer than expected with Anwaray Representative Florencio Bem Noel, saying that the lower house already had spent over 3.5 million pesos for supplies and food expenses during the past 34 days of the trial. Yun yung sinasabi ko, ang laki ng gastos. Kung inexacto nyo... Blocky, 3.4. Kung okay eh, lang, nang inexacto nyo, ang pagal na yung narapos eh. Hindi. Budget nila dyan. 5 million lang, di ba? 5M. May budget, sobra pa nga eh. Sobra yan. O, ay pamaganda pa. Hindi, ano sabihin eh. Eh, allocate ko nila yun. Hindi. Baka mamaya naman, may palaman yung tirada nyo na yan. Eh, ano pa? Mga patiha, pinatulad nyo. Matagal pa ilang... One month, in-expect na lang 1 month eh, bago yung... Kung magagawa eh, kailangan magpresenta ng ebidensya eh. Oo nga. Ay iba, ibig tapusin na. Abay, wag. Baka naman ang pressure. Abayaan mo muna yung presentasyon ng depensa. Mabuti na eh. Kasi yung proseso. Yan ba uso kayo? Yung mga parang... Hindi, ginaya ko lang yung suit niya kahapon. Ay, para kayong mga taga Macau. No, at Macau yung outfit yung out. Ganyan din ang trend na. Macau po? Bakit? Summer kasi karan yun. Ganyan ang mga nakabendang nila, ha? Nakaboots. Hindi ako nakaboots. Paano yung nakaboots? Ang sarap kasi malamig. Maraming mga borlas na boots. Yung mga ganito ba?
Ay, buruloy. Ay, ay! Paano? Dahil? Ano po ka rin eh? Susundap ka. Ni? Nino? Hakamunin ka na. Na? Diretso. Makalami kang pere. Ah, alam ko na. Pag- lalo kung naka-check-in ka rin sa... Hingin ang balato. Siyempre, nakita niya eh. Oo. Ginagaroon mo yung susi mo sa... Inasundan ka. Ito yun. 25,000 per night. Eh, tapos kung pumalakpak ka eh, toon-toon eh. Hmm? Baka ganun sa'yo. Susundan ka na nun. Ay, ganun? Susundan ka na. Eh, kahit naman dito ka rin eh. Eh, ako nagtatalok ko. Punta ako sa CR, Bechay. Dalawa-dalawa ko, para hindi ako masundan. Papalit ako. Paglabas mo na yun. Paglabas mo na yun. Paglabas mo na rin mukha mo. So, bakit? Tao lang ako ha. Tao lang ha. Anong mga nationality ba ka rin eh? Baka naman ang gaganda. Chinese. Ay, magaganda ang puti. Ngayon, bihira na yung mga... Bira na rusong nagkakalap-kalap. Ah, talaga? O, puro nga Chinese ang nagkalap. Kasi nagte-tennis na lahat sila. Sharapova. Ayun na nila doon. Sharapova. Nag-shift career. Ang sari rin, Sharapova? Hindi. Hindi nga akong nakatikim ng... Ano? Ng kapitan eh. Sharapova? Hindi. Sharapova. 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 Gula ni Karen eh. Nagugulungan na yung mga nanonood eh. Oo. Oh. Ganun sino kaya magpakanta diyan? Itatanggalan niyo pa ng mic, ha? Baka may request niya, no? Sa TV. Sa down, nire-request niya, no? Ay, hindi, hindi ako. Asa si George? Wala. Ito. Ano, kakanta ka? Hindi. Kakanta po. Para po kay Victor De Assis, as, ano po niya to, ay, no, request? Wala. Leaving on a jet plane. Eh, sinasunan ah, pang baby. Yeah, no. Ano po niya naman kami? Ito lyrics. Ito lyrics. Up and down mo lang. Eh, panak ng pating. Para daw po ito sa kanyang kaibigan at sa yumaon niyang ina. Leaving on a jet plane. Okay, kung mahanap namin yung lyrics. Meron, meron. Nawala lang. Yeah. Si George, wala. Nawala nga eh. Wala si George Pangyaw. George Pangyaw? Si Pangyaw yung tawag. Ay, Pangyaw. O, Pangyaw yung tawag sa akin. Hindi si Pakyaw. Si Pangyaw ito. Pangyaw si George sa tawag namin nila, Miss okay. Annie Pangyaw. Naguluhan ako sa Mika. Okay lang nga yun. Iba pangalan doon sa radyo eh. Basta lang lang. Pangalan sa Panghi. Pangyaw, tuloy mo. Up, up down. Ah, ito na po. Pagkakakihiyawan. Gusto ko matabi si Menyo! Nawala! Ikaw na, dito na kayo. Mawalang galang na po. Ay, doon ka, Rolly. Ito pag nakadinig ng magandang kumakanta, tumutulo lang ito. Uy, nakawala mo na! Uy, paano ito tanggalin? Bechay! Ganyan mo lang, oh! Ano mo nga? Ay! Rinig! Yeah, no, may ad. Naku, nawala. Yan ang mahirap ko lang din. Yeah, yeah, yeah. Okay. Si pero alam niyo itong kantang to, di ba? Oo, oo, oo. Karimik pa. Kinantan namin yan nung kumakasin na sa aeroplano eh. Sa airport. Bago umalis si Karimik, pagpunta ng Macau, kinanta pa niya yan. Hindi na ko-cooperate yung cellphone eh. Please, please. Okay, okay. Sige, kanin niyo sa akin yan ang mga overnight two days. Ayaw eh. Ayaw, 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 ayaw. Wala internet niyo. Ay, All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. May tanong na naman eh. Sige, Karina, can you sing with me? Taxi's waiting. Ayan, very good. Sorry naman. Pwede bang ulitin natin? Ulit. 1, 2, 3. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, is blowing his horn. Already, I'm so lonesome, I could die. So kiss me.
I let you down. So many times I played around, but I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you've never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know. To go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times when I won't have to say. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm ang hirap sabayan ang kanta nito kasi ang aga-aga eh. Mataas na agad, no? Ewan ko kay Minyo, ang taas na pitch eh. Vocalization na parang... Hindi kasi pagka ano, hindi pa na-stretch ang kwerdas ng lalamunan mo eh. Kailangan kasi na... Sino dito kumakanta? Kasi di ba galing sa diaphragm dapat ang pag-awit? Kapag... Yung sa'yo hindi galing eh. Throat nyo. Pag mataas ba ang sipit dito, apektado balakang mo? Hindi naman. Nika, diaphragm na magaling. Yung saan saan nagagaling yung boses mo eh? Anong diaphragm? Ay, diaphragm mo, hindi diaphragm. Diaphragm daw. May ihing ka. Sabi kasi nagulat ako sa saan. May ihing ka, Mac. So, yung imagination nito. Diaphragm mo yung pinag-uusapan. Diaphragm ay pinapapagalang. Kaya di ba yung iba mabilis mamaos? Mga reporter ba kailangan magaling kumanta? Kasi mag-report sila eh. Hey, pero may mga kumakanta pinapaos talaga. Kagaya ni Rod Stewart. Si Tony Bennett. Tony Bennett? Di ba? Mga paos yan. Alanis Morissette. Diba, ay, si Breeze of Green. Armstrong, ano yun? Si Louise Armstrong. Pero di ba natulog Dali, ng Dali. Paos talaga Dali. Boses nila? Ay, hello, Dali. Si Rod Stewart. Di ba, Louise Armstrong? Di ba, ikaw babae? Din, paos, sample nga. Si Louise, si Bonnie Hello, Dali. Bonnie Tama. Mika, Tyler. Hello, Dali. Hello, Dali. Oh, si Sats mo. Isa pang song. Pwede isa pa, Mika. Ano gusto nyo? Ano nga yun? Yung paos nga. Paos? Paos. 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 Ano yung paos? Ano pa, boy? Mika, isa pa. Ano? Yung mga kanta ni Rico J. Pwede. Gusto mo si Karen na makinig. Makikinig ka.
Ano title daw? Go, go. Go. Dali, ano daw title? Sa search nila. Yay, game na game. Ano title? Sa search namin. Maganda yun eh. Bonnie Tyler. Ano Tyler? You're enchained by your own sorrow. In your eyes, it's hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see a feather. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the scars and leave it. You'll be dancing once again and the pain. Chiquitita, you and I cry. And the sun is shining and shining, shining. Ang bilis naman kasi nung lyrics. Let me hear you sing once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. And this, oh, good morning, Queen. Ang mundo ay sumasaya. Goniga!